tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! May, dumating na ba si Mami? Hindi ba? Bakit ba inaanap mo na naman si Mami? Anong kailangan mo sa kanya? Wala kang pakialam. Oh, sa kanya yata ni Mami yung dumating ha. Mami! Mami! Mabuti naman na dumating ka na, Mami. Tatawagan na sana kita eh. Oh, bakit? Kailangan mo na naman ng pera? Magkano kailangan mo? Eh, kulang kasi yung 200,000 na binigay mo sa akin. Mami! Huwag mong sabihin na bibigyan mo na naman si Kuya Joey. Kabibigyan mo lang ng 200,000 nung isang araw ah! Joey, magkano ba ang kailangan mo? Mami! Oh, sige. Hintay mo na lang sa bank account mo at wala akong cash ngayon. Mami talaga, oh, bayad-bayad. Love you, Mami. Sige po, Mami. At alis na po ko. Ang ibig mong sabihin? Bibigyan mo ulit ng pera si Kuya? Juwe. Oh, Lola, kaya pala. Dini ko eh, humingi ka raw ng 200,000 sa mami mo. Nako, ang chismis nga naman oh. Ang bilis namang maghatid ng chismis ng kapatid ko. Apo, hindi yan chismis dahil tayo-tayo lang naman nakakaalam dito eh. Isa pa, concern lamang ang kapatid mo. Concern o inggit? Apo, malalaki naman kasi talaga ang halagang kinukuha mo sa mami mo. Saan mo ba dinadala ang mga ganong kalalaking halaga? May negosyo po ako, Lola. Negosyo? Anong negosyo? At paano ka magninegosyo eh, nag-aaral ka pa? Eh, may kausap akong tao na siyang mamahala sa negosyo ko. Ano? Hindi naman pala ikaw mismo ang hawak ng negosyo eh. Eh, paano? Paano kung lulukuhin ka nila? Tama na ho, Lola. Malaki na ako. Alam ko nang ginagawa ko, kaya pwede ho ba? Huwag niyo na akong pakialaman. Mami? Oh, bakit? Ano man ang kailangan mo? Pera? Nahulog kasi yung cellphone ko kahapon, nabasag. Kailangan kong palitan. Ah, huwag ka nang bumili. Total, bago pa naman yung cellphone ko. Yun na lang ang gamitin mo. Bakit naman po ganun, Mami? Kung si Kuya ang humihingi, agad-agad kayong nagbibigay sa kanya. Pero ako ang humingi. Napakalait lang ang halagang hinihingi ko. Napakatagal pa bago mo ako bigyan. Bakit naman ganun? Kung minsan, tinatanong ko sa sarili ko eh. Anak mo ba ako? O ampun lamang ako? Ano ba namang tanong yan? Anak kita siyempre. Ang mabuti pa, ay hugasan mo yung kotse ko at aalis pa tayo mamaya. Mamaya na kita bibigyan dahil magpapahinga lang ako saglit. Ha? O sige na. Ha? Mami? Mami, akala ko ba ipapadala mo na sa bank account ko? Eh, bakit wala pa? Teka, bakit hindi ka makapaghintay? Ikaw nga itong humihingi. Ikaw ang hindi makapaghintay. Bakit ba lagi kang nakikialam, ha?
Napaka-kontrabida mo. Teka nga muna. Paano ka nga ba nagkulang? Eh, sobra-sobra yung ibinigay ko sa iyong 200,000. Kung ibibili mo lang ng luho mo, sobra na yun. Saan mo ba talaga gagamitin ang perang hinihingi mo? Okay, ma. Tulad ng sinabi ko, may binuksan akong negosyo sa Maynila. Nung pumunta kasi ako sa Maynila, may nakilala ako na isang businessman. Inalok niya akong magkipag-business partner sa kanya. Anak, paano ang pag-aaral mo kung magninegosyo ka na? Napakabata mo pa para pasukin ang pagninegosyo. At negosyo lang pala ang habol mo. Kailan ako magsisimula ng magnegosyo? Kung uugod-ugod na ako, ganun ba? Bakit hindi ka na lang magkipag-partner sa akin? Hindi mo na kailangan ang ibang tao dahil mga empleyado ko na ang... Ibang linya ng negosyo mo, Mami. Iba rin sa akin, kaya hayaan mo na ako. Total, malaki na ako eh. Okay. Ibibigay ko sa iyo ang halagang hinihingi mo. Pero, pag-ingatan mo ang halagang ibibigay ko sa iyo dahil tama sa... Tama na yung sermon, Mami. Magsisimula ka na naman eh. Ibigay mo na kasi ang hinihingi kong pera para maipadala ko na sa kasosyo ko sa negosyo sa Maynila. Respetuhin mo naman ang Mami, Kuya! Sumusobra ka na! Matuto ka namang magrespeto sa magulang mo, Kuya. Ikaw nga itong humihingi. Ikaw pwede pang... Pwede ba, May? Huwag kang makialam. Ano ba? Mami, bagal nyo naman eh. Tama na yan. Tama naman kasi ang kapatid mo, Joey. Hindi ba dapat Mami, naman... Mami, ano ba? Alam nyo, ang paninirmulong niya ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Sinasabihan lamang kita. Dahil napakalaki ng halagang hinihingi mo at napakabasa... Tama na, Mami! Ibigay mo na kasi ang perang hinihingi ko dahil naghihintay na yung kasosyo ko. Ano ka ba naman, Kuya? Ikaw na nga itong humihingi. Ikaw pang matang... Huwag ka na makialam dito. Hindi naman ikaw ang hinihingan ko ng pera. Ah, ganon. So ang ibig mo palang sabihin, hindi ako pwedeng makialam dahil hindi ako ang nagbibigay ng pera sa'yo. Bakit? Si Mami ba? Hinahayaan mong makialam sa buhay mo? Hindi naman eh. May, Joey, tama na yan. Baka kung saan-saan naman mapunta ang pag-uusap ninyo yan, magkano ba ang kailangan mo, Joey, ha? Magkano? Eh, Mami naman, ang laki-laking halagang hinihingi sa iyo ni Kuya. Hindi ka ba talaga didigil sa pangingalam mo? Nagseselos ka ba at hindi ka binibigyan ng Mami? Hindi humingi ka rin. Hindi kanyang nakikialam ka. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Kahapon pa ako tumatawag sa'yo. Ayun, pasensya ka na, sweetheart. Nasira kasi ang phone ko eh. Ah, teka, may ipapadala ka na ba sa akin na pera? Eh kung nagdududa ka, edi pumunta ka dito sa Maynila at nang makita mo ang gusali na sinimulan ng ipatayo. Kaya kita tinatawagan eh para sabihin sa'yo na naipadala ko ng halagang hinihingi mo. Dito, para makita mo at mawala sa isipan mo ang pagdududa mo. May tiwala naman ako sa iyo eh. Eh, huwag kang mag-alala. Talagang pupunta ako dyan sa Maynila. Masyado ka namang gastador. Saan mo ba ginagastos ang perang hinihingi mo kay Mami? Ngayon sa naman, mapunta sa lalaki yun, di sa akin na lang niya gastusin. Ha? Lalaki ka mo? Sinong lalaki ang sinutukoy mo?
Oo, hindi mo ba alam? May lalaking kinahuhumalingan si Mami. Ah, alam ko na. Baka si Kuya Marco ang tinutukoy mo. Eh, mabait naman yung tawa. Sigurado ka? Kilala mo na pala ang gold digger na yun. Hindi Marco. Gold digger, si Tito Marco. Dinidepensan mo lang lalaking yun. Pero ewan ko lang, kung hindi ka iiyak pag nalaman mong niloloko lamang pala ng lalaking yun, ang Mami natin. Alam mo, ipinakilala na sa akin ni Mami si Tito Marco. Eh kung tutuusin, mas mayaman pa siya kaysa kay Mami. Mami, pupunta na ako sa Maynila. Ha? Huh? Bakit? Babalik ka na sa Maynila? Opo. Anong gagawin mo dun? Eh, teka. Sabi mo ay nagpatayo ka ng negosyo mo. Eh, sinong magpapatakbo nun? May kasosyo naman po ako dun eh. Siya munang mahamahala dun sa ipapatayo naming negosyo. Ganun ba? O hanggang kailan ka ba doon sa Maynila? Eh, hindi ko alam, Mami. Baka siguro magtatagal ako doon. Ano? Eh, paanong pag-aaral mo? Ikaw talaga? Yan, isipin yan. Sige na, Mami. Alis na ako. At marami pa kong aayusin pagdating ko doon sa Maynila. Umagang-umaga eh, narito ka sa bahay. Wala ka bang pasok sa eskwela ngayon? Wala po kaming regular class ngayon, Lola. Dahil school foundation namin eh. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Teka nga muna. Nakita ko ang kuya mo ah. Magang umalis. Umalis na naman po siya para mamili ng dadalhin papuntang Maynila, Lola. Ha? Babalik ulit ng Maynila ang kuya mo? Abay, kailan lamang siya nang galing sa Maynila ah? Eh, yun nga ho ang paalam sa amin eh. Nagustuhan niya yata ang Maynila at binabalikan niya. Teka nga muna, binigyan na naman ba siya ng Mami mo ng pera? Siyempre! Hindi naman magbibigay yon kung hindi hihingi kay Mami. Eh, alam niyo naman ah, love na love ang kuya. Saka, may RTW daw dun? Ha? May RTW? Ang kuya mo? Oo. Ang ibig mong sabihin, ang negosyong sinasabi niya ay RTW? Oo, Lola. Yan ang sabi. RTW daw ang negosyo niya dun sa Maynila. Mabuti kung sa negosyo niya inilalaan ang perang hinihingi niya sa Mami mo at hindi lamang sa luho. Eh, ikaw, bakit nagmumukmuka dito sa bahay? Hindi ba't school foundation ninyo? Hindi ka ba kasali sa mga programs? Hindi ba mang-aawit ka? Tapos na po ang part ko kaninang umaga. Kumanta na po kami. Eh, mabuti. At hindi mo naisipang gumala tulad ng ibang kaedad mo. Eh, gustuhin ko man, pero... Wala po akong pera eh, Lola. Ha? Wala kang pera? Eh, teka, nasaan ba yung wallet ko dito? At ako na lamang ang magbibigay sa'yo ng pera. Huwag na ho, Lola. Wala po akong ganang lumabas ng bahay. Eh, teka. Eh, bakit umiiyak ka? May problema ba? Kung kasi, si Mami po. Oh. Hindi parehas ang trato sa amin dalawa ng kuya ko. Anong ibig mong sabihin?
Mas mahal po niya si Kuya kaysa sa akin. Eh, hindi yan totoo, Apo. Mahal na mahal ka ng mami mo. Hindi ba tatlo pa tayo na lumabas nung isang araw? Pero la, hindi pa rin po patas ang pagmamahal ni mami sa aming dalawa ni Kuya. Dahil mas binibigyan pa ito ng malalaking halaga. Samantalang ako, napakalaki ng 1,000 piso na baon ko sa school. Anak, ikaw pala. Nariyan na ba ang anak mo? Eh, kaya nga po ako naririto para tawagin ko na siya. Bakit? Wala ho ba siya dito? Eh, kung ganon, hindi pa rin siya umuwi galing sa bayan. Bayan? Ano naman ho ba ang ginagawa niya sa bayan? Eh, ano pa? Di namimili ng maibigan niyang damit, kaya sapatos, o kung ano man ang maibigan niyang bilhin. Akala ko kung saan na siya nagpunta. Eh, tignan mo. Mag-aalala ka rin pala. Akala ko eh, baliwala sa'yo ang anak mo. Eh, tapos kung traputuhin mo. Mama, alam ho ninyo na mali ang iniisip nyo. Mahal na mahal ko rin si May. Alam nyo yan. Mahal na mahal? Mahal mo ba yung lantaran mong ipinapakita sa kanya na mas pinapapura mo pa si Joey kaysa sa kanya? Ang laki-laki ng mga halagang ibinibigay mo kay Joey. Samantalang siya eh, 1,000 lang eh. Hindi mo pa maibigay. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Ma, heto na naman tayo eh. Kanino pa ako magmamana? Di sa inyo na kuripot. Eh, ganon. Kung si May ay nagtitipid ka, pero kung si Joey na ang humingi sa'yo, ay galanti ka. Mama, pagtatalunan ba naman natin ang bagay nito? Ilang beses ko na bang ipinaliwanag sa inyo na kaya ko binibigyan, eh alam nyo naman yun, may pagkabarumbado kung minsan nagtatampo at nagagalit kapag hindi ko binibigyan. Narito na ako sa Maynila. Makakasama ko na ng matagal ang babaeng pinagmamahal ko. Bababa na ako dito sa bus na to. Tsaka ako itetek si Chantal. Mabuti pa, tawagan ko na lang siya. Di bali, malapit lang naman ang tirahan niya dito eh. Magtataksi lang siya at makakarating na siya kaagad dito sa bus terminal. Nais kita. Mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Ikaw ang buhay ko, Joey. Hindi ako mawawala sa iyo, Chantal. Iyong iyo ako. Napakaganda mo talaga, sweetheart. Gusto mahal ko ay kita. Ako lamang ang mamahalin mo. Dahil nag-iisa kang lalaki sa buhay ko, Joey. Chantal. Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari
kina Joey at Chantal. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lang.